Hello and good day to everyone. Today we are going to discuss a brand new topic for the midterm. Last meeting we have studied and presented to you weight management and what weight is all about. And also last meeting we discussed things regarding what we can get, you know, if ever we tend to mismanage or we tend to ignore weight management. So last time presented to you ano yung mga sakit na pwede nating makuha, no? If we forget to manage our weight properly. Right? So this afternoon, we'll present to you a brand new topic, which is this eating disorders. So what eating disorders are, what are the common symptoms of eating disorders, and what are we going to do to manage, no, or to treat persons with eating disorders. Okay, so baka may mga kilala kayo or baka kayo mismo meron na pala kayong signs and symptoms of eating disorder. Okay, now to start with, let us talk about what eating disorder is all about. So eating disorders are complex mental health conditions. So yung eating disorder is clear here is a complex mental health condition. So it's more of a psychological condition. Okay, so it's a mental health condition that often require the intervention of medical and psychological experts to alter their course. Eating disorders are a range of psychological conditions that cause unhealthy eating habits to develop. Okay, they might start with an obsession with food, body weight, or body shape. So eating disorder is somewhat related with the state of mind. Okay, so sa mental health condition siya. Okay, so pwedeng ang pagkaguto mo or ang pagkabusog mo is not physiological or it's not a requirement of the body, but it's because of the state of mind. So mas ano siya, because it's a mental condition, yung the way of we think and behavior ang nagtitrigger ng ganitong disorder. Okay, so what are the causes of eating disorder? So genetics. So one, we all know for the fact that genetics play an important role and a very influential role in the total overall health of a person. So meaning to say, if nasa lahi mo siya, sa gene mo siya na mayroong eating disorder, there is a greater risk or the greater chance for you to also acquire this condition. Okay? Personality traits. Alright, so if you can still remember in your personal development in your senior high school, lalo na dun sa stages ng ano na ng human development, alright, kung saan na nabubuo yung personality, alright, specifically doon sa mga fixations ganyan, most of the time, no, commonly yung mga tao na perfectionist, yung mga tao na na-fixate sa nitong ganitong stage to tend to get a greater chance of developing or acquiring an eating disorder. Okay, so yung mga perfectionist, mga narcissist, ayan siya. So kung mataas na yung level ng ganun, more or less nagkakaroon sila talaga ng greater chance of acquiring an eating disorder. Okay, personality also has something to do with culture. Ano yung culture mo? Ano yung behavior ng particular culture na yan? Okay, sa society. And perceived pressures. Right? What's this perceived pressures? Yan yun. Sinasabi natin, kumbaga pa, if your culture belief na ganito dapat yung kinakain, more or less, maaapektuhan yun siya sa habit mo sa pagkain and will cause eating disorder. Or yung peer pressure also could cause eating disorder. Alright? So, what are the common eating disorders? Like, ano yung mga pinaka-common na eating disorder? Gaya na sinabi ko kanina, I will be just presenting to you three common eating disorders. Alright? So, for the first one, ito. Kung makikita nyo siya, no?
describe natin ng person masyadong payat. Tawag dito is anorexia nervosa. Okay, so what is anorexia nervosa? So anorexia nervosa is the most likely well-known eating disorder. Okay, so si Karen Carpenter, yung sikat na singer noong unang panahon, no, developed this kind of eating disorder. So it affects adolescents or young adulthood. Hindi masyado common ito sa mga bata, sa mga adolescents, tsaka sa mga young adult. Ito usually nag-develop itong sakit na ito. And, no, ito yung pinaka-isang isang highlight ng trait na ito. It tends to affect more women than men. Okay? Hindi ko lang alam. Kasi baka kasi ang mga kalalakihan ay hindi masyado gaano ka kumbaga pa nag-iisip ng kanilang body figure, right? So most of the time women kasi yung medyo body conscious talaga sa kanilang mga sarili. So mas maraming mga kababaihan ang naaapektuhan ng ganitong eating disorder compared to men. And of course, they view themselves as overweight, and even if they're dangerously underweight. So dahil ito ay psychological disorder, yung mga nagsasuffer ng anorexia nervosa, tingin nila sa sarili nila, ang taba-taba nila, kahit na payat sila masyado. So merong, kung baga pa sa isip nila or sa mental state nila, mataba sila. So takot silang mag-taba. So kinugutom nila sa sarili nila. Kahit na masyado na silang payat, ang tingin pa rin nila sa sarili nila ay overweight, no? Kaya nga sa anorexia nervosa. Alright, common symptoms ng sakit na ito. So, ito yung mga common symptoms. Being considerably underweight compared with people of similar age and height. Dahil adolescent na ito, so madaling makita kung payat ka masyado or hindi, no? Compare mo sa bata, medyo mahirap pa yun siya itignan. Pero sa adult, sa young adult or sa mga teenagers, malalaman mo kaagad na itong tao na ito ay abnormal ang kanyang weight. Okay? So, yan yung isang symptoms yan. Masyado kang mababa ang timbang compare sa mga taong kasing edad mo lang. Very restricted eating patterns. Gaya ng ginugutom ang sarili or di siya kumakain. Ganyan. So, or ang kinakain lang niya, magsimula siya sa isang kutsarang kanin. Yan lang. Yan lang ang kinakain niya. So, kasi takot siyang magtaba. So, pag gaya na ang eating pattern, pattern ito ha, ibig sabihin, usual niya na ginagawa. So, pag gaya na ang pattern, there's something wrong. An intense fear of gaining weight. Yung, pag sinabi mong intense, iba yung intense, yung takot lang lumaki. Iba rin yung may intense fear of gaining weight. Parang nagka-develop na siya ng paranoia of getting too much weight or gaining weight. A relentless pursuit of thinness. Gusto talaga niyang magpapayat. Parang hindi siya mapakali. Relentless. Kung hindi siya mapayat. Okay? Yan yung common symptoms ng anorexia nervosa. A heavy influence of body weight on self-esteem. Kunting laman-laman ng konti sa katawan. Mag-worry at magbaba ang self-esteem. Parang feeling niya, pangit na siya masyado. Okay? Yan yung common symptoms ng anorexia nervosa. A distorted body image, kaya yung pinakita ko kanina, no, including denial of being seriously overweight. Pag sinabi mong, ang payat-payat mo na, dinideny niya yan. Sabi niya, hindi, mataba pa nga ako. Yan. Meron na yan siyang anorexia nervosa. Okay? So, the next eating disorder is bulimia nervosa. It is the opposite of anorexia nervosa. So, what is bulimia nervosa? So, bulimia nervosa, these are cases of people, no, which frequently eat unusual large amounts of food in a specific period of time. Kung yung mga nagsasuffer ng anorexia, hindi kumakain, ito, meron siyang behavior na kain siya ng marami masyadong food for a specific period of time. Okay, so mga isang buwan, marami siyang kinakain ng ganung food. Okay? So, medyo opposite siya ng anorexia. So, anong nangyayari dito sa kanya? Ito yung mga common symptoms, no?
recurrent episodes of binge eating. Sabihin, sabi mong binge, no? Isang volume ng pagkain sa for a short period of time. Siguro sabihin natin, isang bandihadong pagkain sa loob lang ng 5 minutes. Yan. Yan yung binge eating. Okay? With a feeling of lack of control, parang, ano, subo. Okay? Busog yan, pero feeling niya gutom pa rin siya kasi hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi kumain. Recurrent episodes of inappropriate purging behaviors to prevent weight gain. So, alam niya na ang dami-dami niya ng kinakain, pero takot yan silang lumaki. So, what they do is, di ba, pag makakita sila ng pagkain marami, kainin nila yan, ubusin nila. Tapos, para makakuha pa sila ng pagkain, dahil, syempre, kung feel mo, kung hindi, kung sa isip mo, gutom ka, pero ang chan mo, wala nang lugar para makapasok na parang pagkain, what they do is, they, what's this? They poke sa kailang part ng tonsils nila para magsuka, para malabas nila yung pagkain nila. And again, they will eat, no? Pagsuka nila, syempre, kasi puno na yung chan nila, so isuka nila yun. And then, pag wala na naman nalaman ng chan, take na naman sila ng food. Ganun yung may bulimia, no? So, self-esteem overly influenced by body shape and weight gain, gaya ng nasa anorexia nervosa. Fear of gaining weight despite having a normal weight. So, ganun din. Takot din silang mag-gain ng weight kahit na normal naman yung weight nila. Ay, mga lalaki na ako kahit normal ng weight nila. Pero, kahit na ganun yung isip nila, yung behavior nila, kain pa rin ng kain. Tapos, pag busog na, suka na naman. Suka nila yung sarili nila. Tapos, kain na naman sila. Yan yung bulimia nervosa. Okay? Eto. Last ko na present last eating disorder natin for this day. Pika. Okay? Or pika. What is this eating disorder? Pika is another eating disorder that involves eating things that are not considered food. Yung kumakain ng mga bagay-bagay na hindi naman siya pagkain. Okay? So, ito parang si Luboy Tapang. Ayun. Okay? Kaya palakpakan natin siya, no? Pero yung pala, paka eating disorder na yun. So, individuals with pika crave non-food substance, ha? Gaya ng ice, ng putik, ng chok, no? ng sabon, paper, hair, cloth, wool, pebbles, laundry detergent, or cornstarch. Yung mga bagay-bagay na hindi makain, yun pa yung kinakain niya. At hindi dahil magpasikat, ha, kundi yun yung kanyang mental state of condition. Ito, makakita ng lupa, kainin. Right? Kahit hindi mo na siya utusan, gawin niya yun. Kahit walang camera, ginagawa niya yun. Okay? Yan yung mga taong nagsasuffer. Of course, ano to? Common symptoms yan? Of course, makita mo na siya kaagad. Pag ikaw, sige ka nagkakuha ng mga buhok mo, tapos kinakain mo, kuha na mo. Hanggang sa mabara na siya dito, yan yung mga pinaka. Or, syempre, hindi pagkain yung kinakain mo, anong mangyari sa'yo, di ba? Kakaroon yan siya ng health effect sa'yo. Kaya nga, kailangan ma-treat kagad itong mga taong ganito ang eating disorder. Okay, again, pika. These are people that eat things that are not considered food. Okay? Nagsasuffer ng pika itong mga taong ganito. Okay? So, what are we going to do if we encounter people with this eating disorder? Paano bang mga treatment natin sa mga eating disorders na ito? Alright, the first one, of course, is medical treatment. What is this medical treatment? It is the first treatment, okay? Medical treatment has something to do. Siyempre, pag, example, anorexic siya or may anorexia nervosa siya, sobrang payat niya. Paano mo siya i-treat? Of course, pakainin mo yun. Okay, pakainin, bigyan ng mga nutrients, yan, gamutin talaga yung needs ng katawan niya, siguro dextrosa niya ng marami, para mabalik lang yung nutrients na nawawala sa tao na yon. Okay, so medical treatment, ano pang pangakailangan gawin? For example, nagkain ng sabon, alright? So, kailangan talaga ng medical treatment, i-flush mo yung toxic sa katawan niya, or baka meron siyang na-take na lason, yun, dapat yun ma-treat. Okay, next one is nutritional counseling.
So, mayroong counselor, pag-usapan niyo yung ano yung mga kailangan ninyong, usually nutritionist, dietitian ito, tapos pagbibigay siya ng mga dietary requirements, ng mga menus, na pwede mo siyang i-take ng small amount, pero ang nutrients mo is mataas din compare sa maliit na ngayon kinakain mo, wala pang nutrients. So, usually, ang ginagawa ng nutritionist yan is magbibigayan siya sa inyo ng mga list of food, anong kainin, eating program para ma-treat ang iyong eating disorder. Okay? Therapy. Usually, ginagawa itong therapy ng mga psychologist, psychiatrists, yan, para mapag-usapan kung bakit siya ganun, anong nagpapatrigger sa behavior na yon, yan yung therapy. Okay? So, how do we keep our weight off? Paano ba yung ways, paano tayo makakuha ng tamang timbang natin or wastong timbang? So, know your triggers, roadblocks, and favorite excuses. Ano yung mga bagay-bagay na nagpapahinder sa'yo? Ikaw yun ang makaka-identify yun. Ano yung mga bagay-bagay na pag ma-encounter mo ay nagpa-trigger na magkain ka ng marami or hindi magkain, yan, alamin mo yan siya. At yan yung mga bagay na iwasan mo. Learn from others who succeed and follow their example. Okay, so maghanap ka ng mga kakilala mong tao or baka mayroon kang mga influencer dyan na makilala, na tanungin mo kung ano yung mga tips nila na pwedeng maibigay. Sekreto, kumbaga pa, to achieve a proper weight. Right? Make sure you have a social support network. Yung mag-encourage sa'yo na mag-produce weight. Hindi, as much as possible, kung gusto mo talaga ng yung family, for example, family, dapat supportive rin ang family mo in your program of weight, for example, weight loss or weight gain program. Hindi pwede yung gustong-gusto mo, ikaw decided, pero may mga taong nagdi-discourage sa'yo. As much as possible, iwasan mo yun. Kailangan, dahil magsisimula ka ng weight loss control or weight loss or weight gain program mo, dapat you have to surround your people with positive attitude towards your program. Okay? So, make sure you have a social support network. Okay? Find healthy ways to improve or motivate yourself to stick with it. Okay? So, mga healthy ways. Kailangan positive ka lang at i-motivate mo yung sarili mo para ipagpatuloy yung at saka ipagpatuloy or i-sustain yung program mo. Hold yourself accountable for the decisions you make. Do not point fingers, no? Dahil body mo yan, ikaw yung may say. Your body, your say. Kumbaga pa ganun. Alright? And, lastly, you can't do it by diet alone. So, gusto mo mag-gain ng weight or mag-lose ng weight, di maganda yung figure mo. Hindi enough ang diet. Okay? So, diet, doctors, physicians would say, diet plus exercise. Yan siya. Of course, hindi ka maka-exercise ng mabuti kung wala kang kain. So, kailangan mo magkain. Pero useless ang kain mo, kain ka lang ng kain, wala kang exercise, maglaki ka. So, para magtama talaga yung weight, sige ka lang diet, mataba ka, sige ka lang diet, wala ka exercise, ang mga muscles mo magluyat, no? Mag-floppy ang muscles mo. Kailangan niya siya maging firm. So, kailangan mo pa rin ng exercise. Diba? Or, payat ka masyado, gusto mo mag-gain ng weight. So, kain ka lang ng kain, imbis maging sexy ka, magtaba ka dahil wala kang exercise. Ganun din yun. So, diet plus exercise is the best thing. Okay? So, sige, to wrap things up, I presented to you, no? The three common eating disorders. We have anorexia nervosa. Ito yung may fear of gaining weight. Bulimia nervosa, eating too much food. Yan. And, pica or yung eating disorder that you are eating things which are not considered food. Okay, so anong mga treatment natin? Medical treatment, nutritional counseling, and therapy. Okay, so ito rin yung mga things to consider for you to keep your weight on check. Alright, so that ends my presentation for this day. I hope you learned something. If you have questions, that just email me or message me in my Facebook account. Dyan na siya sa baba. Okay? Ay, dito pala.
All right. So, hope you learned something, and stay tuned for more of our lessons and our videos in our next lesson. So, always take care, stay home, and stay safe and healthy. Always. Have a great day.